Hello po mga ate, mga dude, kumusta po? Ito po ang inyong September 2023 collective reading. Mga ate, mga dude, ngayong September 2023, ito po ay para sa collective. Ano man po ang inyong zodiac sign, September 2023. Alright, so, mga ate, mga dude, yung aking pong mensahe na natanggap mula po sa aking spirit team at sa aking prophetic dreams, yung energy po ngayong September ay maaring may connection sa mga tao na gusto kang sirain o ang iyong trabaho o career o kung ano man po yung pinagkakitaan po ninyo. Yung senaryo sa panaginip ko ay ang eksena ay nasa workplace, nasa office, nasa opisina, na napakagulo, na parang may dumaang kung ano man na napakagulo. Mga ate, mga dude, ganun yung energy, ganun yung eksena sa panaginip ko, na magulo yung opisina, sobrang makalat, nagsisigawan yung mga tao. So may kinalaman dito yung mensahe po sa inyo. Ayan o, they're annoyed because they couldn't break you or control you. Meron, maaring sa pamilya po ninyo, family member ito, o may connection sa'yo na tao, pwedeng sa career o sa trabaho po ninyo, na inis na inis o galit dahil hindi ka masira kahit anong gawing paninira sa'yo o pagharang sa success mo, dahil hindi ka nila kayang kontrolin. Ayan o, say my name. Ito po mga ate, mga dude. Kung sino daw po yung sisira sa pangalan po ninyo or babanggit ng pangalan po ninyo na hindi maganda, okay? Na puro kasamaan ang sasabihin tungkol po sa pangalan po ninyo, no, yung kayo po yung napag-uusapan, binabanggit po yung pangalan po ninyo na hindi po maganda. Okay? Yung para pong sinisira yung pangalan po ninyo, yung reputasyon po ninyo, ay napakalaki po ng karma. Napakabigat po nito na karma sa mga taong gagawa nito sa iyo. Kayo po ay shaman o healer. So, kayo po ay may psychic power o supernatural o magical powers po. May kakayahan. Mayroon po kayong spiritual gift na bilang healer o shaman po. Maari yan po ay namanan niyo pa po yan sa inyo po mga ancestors. Maari pong ang inyo pong trabaho sa ngayon ay may connection sa bahay o real estate. Pero kayo po ay maaring may negosyo o work from home o sa opisina po kayo nagtatrabaho o may kinalaman po sa yan po, business properties. O ang ilan po sa inyo ay may paupahan po kayo, nagpapaupa po kayo. So, ang energy dito ay kayo po ay maaring self-employed, freelancer, work from home, o sa opisina po kayo nagtatrabaho, dahil yung panaginip ko po ay nasa opisina. Yung scenario, magulo, napaka-toxic na working environment po niyan. So, maaari din po itong sign na kayo po ay business owner o may social media platform po kayo. Makakabili po kayo ng sign po ito na makakabili po kayo ng properties o ng sa wakas ay
magkakaroon na ng titulo, makakabili ka na ng lupa, o magsisimula ka sa umpisa na lupa muna, tapos sa susunod ay mga ating mga dud ay makapagpatayo ka na ng bahay. Kasi may house dito eh. Relocating, paglipat, may lilipat po. Ang ilan po sa inyo, lilipat po kayo sa mas maganda at mas malaking bahay. Your name. Wow. Dalawang beses na po ito, no? Say my name, your name, puro pangalan. Mga ate, mga dude, do your own research. Pag-aralan nyo pong mabuti yung, or alamin nyo pa po yung tungkol po sa pangalan po ninyo, kung saan po nagsimula yung pangalan po ninyo. I-Google po ninyo yung pangalan po ninyo, ano pong ibig sabihin, sino pong mga goddess or deities ang may connection sa pangalan po ninyo, yung mga ancestors po ninyo, mga ate, mga dud. Malalaman nyo po yan kung mas aalamin nyo pa po yung pangalan po ninyo. Yan po, anong meaning ng pangalan po ninyo. Sudden financial change, lalo na kung kayo po yung nakakakita ng 555 o 555. Yun po yung nagigising po kayo na sakto po pagtingin po ninyo sa oras ay 555. Sign po yan na magkakaroon ka ng sudden financial change, pagbabago na biglaan na po sa inyo pong trabaho o pera. O 555, sign din po yan. Synchronicity or angel number. O ito po ay sign na reading mo ito kung nakakakita ka ng 555, 555. Okay. So ito po yung mensahe sa inyo. Release yourself from fear, bondage, heartache. Take back your power. Ayan po. Meron po dito na kayo po ay pinag-iinitan sa trabaho, binubuli. Ano man po itong takot po ninyo, takot na mawala yung pinaghirapan o mawala ng trabaho. Ano man pong klaseng takot yan. Okay, meron dito protection rituals o spells. Yan po. Kailangan nyo po yan. Protektahan nyo po yung energy po ninyo. Ituturo po sa inyo ng mga ancestors po ninyo. Gagawa ng protection rituals o spell para po kayo po ay hindi na matakot. Okay, kasi sinasabi dito ay mas alamin mo pa yung connection ng pangalan mo sa mga ancestors mo, at mas malalaman mo kung anong, kung gaano ka powerful yung psychic powers o magical powers mo, at paano mo ito magagamit para hindi ka na mawala na yung takot, fear, o yung bondage o yung binding spell na ginawa sa iyo ng kung sino mang enemy o hater mo yan, o enemies, haters, na gumawa ng binding spell para ikay hindi na makawala sa takot, o hindi ka makapag-disconnect, hindi ka makahiwalay sa mga narcissistic na tao sa buhay mo. So, kailangan mo ng protection rituals. Malalaman mo yan. Makakatanggap ka ng mensahe o spiritual downloads ngayong September sa mga ancestors mo. Kung paano. Someone is waiting for you, annoyed. Meron talaga mga naiinis sa'yo. Maring naghihintay sa reply mo, naghihintay sa kung ano man yung ginagawa mo, o naghihintay ng report mo. Galit. Galit yung energy. Oops. Broken heart. So, mari ang ilan po sa inyo ay meron po kayong sakit sa puso. Ayan po. O meron pong nagpasakit ng puso po ninyo na tao. No? Nag-betray po sa inyo. Nasaktan. O ang ilan po ay third party situation po yan. Broken heart. Yan po. Okay, so 22, 222, angel 222. Meron po kayo ditong balance ito, yin yang balance. Napakaganda po na energy niyan. Mas balanse yung
energy po ninyo ngayong September. May kinalaman din po sa Angel 444 ito o 144, kayo po ay isa po sa mga napili na meron po kayong higher calling, o kayo po ay empath, kayo po ay light worker, indigo child, yan po, o star seed. So significant ang 4 o 444, 144, 222, meron din pong deceit. Meron talaga. Merong hindi totoo sa inyo. Nagsisinungaling sa inyo, nanloloko sa inyo, hindi mo po alam. The Temple Path, napakaganda po. The Temple Path, napakaganda po nito kasi ang inyong pong body, yung inyong pong katawan, ito po ang inyong temple. So, mas aalagaan po ninyo ang inyong katawan, mas makaka-attract ka po ng kung ano po yung gusto ng puso mo, kung anong gusto mong magkaroon ka sa buhay mo. Kung mas mapalalim pa ang connection mo sa Divine Highest White Light, kay God, at connection mo rin sa mga ancestors mo, mas mapalalim ang iyong mas maging matatag ka na tao, mas maging malalim ang pananalig mo, at magkaroon ka ng abundance sa buhay mo, makuha mo ni mga gusto mo, yung success o itong financial change. Magsisimula yan sa iyong temple, sa iyong body, kung paano mo alagaan ang iyong body, kung paano. Meron dito, meron kang pupuntahan na pwedeng templo, literal na pupunta ka sa templo o kung saan man itong sagradong lugar. So, woman holding a coin, maaring ito ay, ang ilan po sa inyo ay 31 na o magti-31 o 42. Woman holding a coin. So, ito po ay sign na kayo po ay talaga ngayon. Kita niya to, may pusang itim. Kayo po ay highly intuitive. At kayo po ay queen. Okay? Queen energy or king energy. Ano man po yung gender po ninyo. Yan po ay stability. Yan po magkakaroon or kasalukuyan na po kayong matatag. Mas magiging matatag ang inyo pong trabaho. O kung hindi ka man... Okay, sa ilan ay entrepreneur. Okay, entrepreneurship, yung kayo po ay, kasi may leadership dito, kayo po ay boss, big boss, o may sarili po kayong kumpanya, may sarili kang pinagkakitaan, o negosyo, o social media platform, basta ikaw ay mayaman, mas yayaman, magiging mayaman, ganyan po yung energy, rich, wealthy, so stable. Napakaganda po. At kayo po ay may gumagabay po sa inyo. Guardian angel. Meron po kayong spirit guides o ancestors po ninyo na gumagabay at pumoprotekta po sa inyo. Maring kayo po ay earth sign. Okay, so Virgo, Taurus, Capricorn. Wow. Leadership role. And a door to value. Ito po ay sign ng abundance, prosperity. Meron din po lilipat ng bahay na napakaswerte po ng bahay po ninyo kasi yan po ipapasukit talaga ng swerte at lalo na pera. Maswerte sa pera. At hindi lang ikaw, lahat po ng nasa bahay po ninyo, no? Maswerte po sa pera o sa trabaho. Options, yan po, door to value ay abundance po yan. Abundance card po yan. May options pero nakita ko dito ay Libra. Dahil po dito sa scale o timbangan. So, nakita ko, mga ate, mga dude, ano man po yung maging decision po ninyo. Kasi may options, ibig sabihin may mga pagpipilian ka. Ano man yung maging decision mo ay financial change yan. Magbabago talaga. Magdadala sa'yo sa abundance o door to value energy. Door to value. Prosperity po yan. Focus on your mission here on earth as an earth angel. O, diba? Sinabi ng spirit team ko, as an earth angel, you're extremely protected from your enemies, haters. Ito yun. Pinoprotektahan ka talaga. Extremely protected ka. No weapon formed against me shall prosper. I-post nyo po dyan. Hindi makakadikit sa'yo, hindi makakalapit sa'yo ang mga negative
energy o demonic entities na pinapadala ng mga enemies, haters, kasi pinoprotektahan ka talaga. Someone who hurt you is disappointed that they let you go because of their ego or envious energy or jealousy. Too late. Okay, so wala na yan kahit magsisi pa sila, huli na. Kasi wala ka na sa buhay nila or mawawala ka na sa buhay nila or niya. Okay. 333-369-3 payout. Hindi nakapagtaka kasi itong door to value talaga abundance yan. At extremely protected po kayo. Number 3, protection din kasi yung number 3. Meron talagang gustong guluhin ang career mo. Basta huwag kang susuko. Okay, kasi yun ang gusto ng enemies o ng haters mo, na mawala ka sa focus. Na mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, na panghinaan ka ng loob, na matakot ka. Kaya ito yung binding spell. Yan ang kailangan mong i-release. Yan ang kailangan mong matanggal at kunin mo ulit yung power mo sa mga umagaw nito sa iyo ng mga enemies, haters. At i-post nyo po dyan na walang makakakuha, walang makakaagaw ng abundance mo, ng swerte mo, ng nakatadhana na swerte mo para sa iyo, ng leadership o ng position mo, walang makakaagaw ng abundance on ang success mo. Never give up. Mga ate, mga dude, never give up. He, she, they, ano man po yung gender nila, ayan, been quietly planning, no need to worry, you are extremely protected. O, diba? Ano man yung pinaplano ng mga ganito, mga deceitful energy, mga haters, mga nag-underestimate ng bubuli sa'yo. Kung sino man itong enemy, kung sino man ito na hindi maganda ang sinasabi tungkol sa'yo or pinag-uusapan ka, yung pangalan mo binabanggit. Okay? Binabanggit sa masama. Kumbaga ginagamit sa masama yung pangalan mo. Ano man ito, mga ate, mga sino man ito o sino-sino man sila na nagpaplano. Ayan o, quietly planning pa. Ayan po, kung ano man yung binabalak nila, ay huwag kang mag-alala kasi ikaw ay pinoprotektan. Extremely protected ng source, ng universe, ng mga ancestors mo, Archangel Michael, at ng mga anghel, heavenly places. Saint Germain, maraming salamat po. May pahabol na mensahe sa Saint Germain para po sa collective. Yes. This is a confirmation or green light sign from the divine universe. Yes. Okay, so meron po kayong tanong? Yes, yan. Yes. This is a confirmation or green light. Wow. Thank you, Spirit Team. Thank you po. Maraming salamat po, Saint Germain. Oop! Ala. May mga magugulat. Okay, magugulat sa mga gagawin mo o ipopost mo, yung mga magugulat sa mga pagbabago mo. Okay, so meron ditong narcissistic sa environment, meron dito sa paligid mo o malapit sa iyo na girl with a snake, narcissistic, manggagamit yung energy. Okay, so palm tree. Stability, security. Okay, so maganda dyan. May growth at expansion sa inyong career. Flexibility. Nakikita ko na ang yung energy po ninyo ay, yung energy po ninyo, mga ate, mga dude, ay madali kang maka-adapt. Okay, passion. Okay, may magiging masaya po sa inyo yung love life po ninyo. Having fun, napakaganda. May makikipag-date. Chill lang, masaya yung energy at maganda dito ay yung energy po ninyo ay like each other equally.
So, may balance talaga. Ito yun, balance. Yin yang, balance, equal, give and take. Okay, so wala ditong energy ng one-sided love o one-sided relationship. Hindi po ganun. Dito ay pareho po ninyong gusto ang isa't isa o mahal po ninyong isa't isa. Butterfly, maaaring kayo po ay may tattoo na butterfly o heart na tattoo. O sa iba ay yin yang, ganyan po, may tattoo po kayo na ganito po yung design, yin yang. Magandang sign po yung butterfly na ang inyo pong relationship ay to the next level na, kumbaga ay higher level of commitment na po yan, no? Kung ano man po yung childhood trauma na meron po kayo dahil po dito, no, fear, bondage, heartache, ano man po itong childhood trauma, ay magkakaroon na po ng healing, gagaling na po ngayong September, may growth, so may pagbabago din po sa inyong physical body, sa inyong physical na katawan. Mas makikita po kayo ng mga tao na napaka very charming, napaka attractive po. Collective, September 2023. I want you, number 8888. Reading mo to kung nakakita ka madalas ng 888 at meron talagang may gusto sa'yo. Gustong gusto ka talaga. I want you. Okay, I think so. Yes. Yes. Okay, so meron kang tanong sa isip mo ngayon? Yes. Yes ang sagot. Pangalawa na tong yes. Double yes na yan, mga ate, mga dude. Double yes. Doble na po ang yes. I want you to choose. Okay. Sa dito po yan sa options. May kailangan ka talagang piliin or kailangan mo talagang mamili. Yan po. Hindi madaling decision po yan, pero yung mapipili po ninyo, yun talaga ang nakatadhana. I am, wow, 6, twin flame soulmate, I am absolutely in love with you. Wow, mga ate, mga dude, meron talagang in love po sa inyo, no? Mahal na mahal ka ng tao na to. Mamaya alamin natin kung sino to. Alamin natin kung anong zodiac sign. I just want space. Ooh, 6 ulit. I just want space. So, maring ikaw ito, nag-isolate ka o nag-disconnect ka, humiwalay ka muna sa mga tao kasi gusto mo talaga ng space. Pwedeng mga taong malapit sa'yo, humiwalay ka muna, nag-isolate ka dahil gusto mo munang mapag-isa. Gusto mo ng space. Okay, parang nasusuffocate yung energy mo. Parang ang gulo-gulo. Parang gusto mo muna na mag-isa ka na lang muna. Words do hurt. Talaga. Yan po. Lalo na sa mga nag-underestimate po sa inyo hanggang ngayon. Yung masasakit po yung mga sinasabi po sa inyo. Yung sinisiraan po kayo. Yung pangalan po ninyo. Binabanggit sa kung ano-anong mga kasamaan. Yan po. Words do hurt. Talaga. Masakit yan. Number 8 ulit. I miss you, do you? Wow. Meron talagang nakaka-miss po sa inyo, no? Nangungulila po sa inyo. Maaring vice versa yung energy, may nami-miss po kayong tao. Okay? So, number 8, significant. So, maaring August po, no? Pinanganak ng August po yung tao na ito na nami-miss po ninyo. O yung may gusto po sa inyo, no? Gustong-gusto ka. Yan po. O, June. Meron din pong June. Yes. Hala, triple yes na po kayo. Yes, yes, yes. Confirmation. Triple na po. Triple na po ang yes. 4. I don't want to lose you. Hala! Number 4. O 444. Diba kanina nabanggit ng spirit team po yung 444, 144. Napaka-significant po yan sa inyo. Napaka-powerful po na number nito sa inyo. Maaring kayo po ay nagigising ng 444.
Ayan po, mga ating mga dudsign din po yan na yung tao na ito ay, na ang tao na ito ayaw kang mawala, ayaw kanyang mawala. Okay, ayaw kanyang mawala sa buhay niya. Ayaw kanyang mawala. I don't want to lose you. Yan po yung gustong sabihin sa'yo ng tao. Mahal na mahal ka or may gusto sa'yo o namimiss ka na. At maaring gusto mo rin ng tao na to. O ito yung nasa isip mo ngayon. Itong tao na to, na ayaw kang mawala sa buhay niya, ay iniisip po rin siya ngayon. You are so beautiful. Why? Wow. You are so beautiful. Why do you need me? Okay. So, dito naman, palitan nyo lang po ito. I-adjust nyo po sa gender po ninyo. You are so beautiful. You are so handsome. Ganyan po mga ate mga dud. You are so gorgeous. Gandang-ganda po sa inyo. O, gwapong-gwapo po sa inyo ang tao na to. Okay, time to ground yourself. Yan po. Kailangan para kayo po ay mawala po yung tension, yung stress, ma-release yung inyong takot. I want to start a family with you. Hello, seryoso na talaga siya. O, gusto niya na magkaroon po kayo ng sarili po ninyong pamilya. Magbukod o magkaanak na po. Ganyan. You hurt me, but that's okay, I guess. Ito yun sa broken heart. Okay, so, may nasaktan. Pero nakikita ko dito na kayo po ay maaaring hindi nyo naman sinasadya na masaktan ang tao na to. Emotionally, hindi nyo sinasadya. Yung sitwasyon ay naiintindihan niya kung bakit hindi mo ginusto. Hindi mo ginustong masaktan siya. Okay. I am manifesting you. Hala! Okay, so yan po, minamanifest po kayo ng tao na to. 111-999. Pinapangarap ka ng tao na to, nagmamanifest siya na magustuhan mo rin siya. What do you want? Yan, what do you want? Gusto ka niyang tanungin kung anong gusto mo. At kung kaya niya lahat, ibibigay niya basta kaya niya. What do you want? If I follow you, I could lose everything. If I follow you, I could lose everything. So, meron dito na kahit mahal na mahal ka ng tao na to ay maaring nag-aalanganin siya dahil nga kung ikaw ang pipiliin niya, maaring mas malaki ang mawala sa kanya or mawala ang lahat sa kanya. Okay, so alamin natin signs ng mga tao nito na magkakaroon ng connection sa'yo ngayong September. O maaring ito po ay sign po ninyo, no? Zodiac sign po ninyo. Maaring kayo po ay Capricorn. O yung tao po mai-involve po sa inyo ay Capricorn. Mga ating mga dude. Maaring ikaw ay Virgo. Maaring kayo po ay Virgo. O yung tao pong magkakaroon ng connection sa inyo. O yung tao pong in love sa inyo. At gustong gusto ka ay Virgo sign. O maaring ikaw ito, vice versa yung energy. So maaring ikaw ay Taurus. O yung taong mai-involve sa iyo or naging involved sa iyo ay Taurus, Scorpio meron din po. O maaaring ikaw ito, Scorpio ka. Leo, meron din pong Leo. Maaaring ikaw ito, kayo po ay Leo sign. O yung taong involved po sa inyo, may Aries din po. Maaaring reading mo to, ikaw ito, Aries. O Aries po yung tinutukoy dito na Gemini. At Pisces, Libra. Okay, may pahabol pa na isa. At Cancer. Yan po yung mga signs. Maring ikaw ito o yung taong involved dito sa reading, no?
o yung taong involved sa reading po ninyo. Yan po. Cancer, Aries, Leo, Libra, Scorpio, Virgo, Pisces, Taurus, Gemini, Capricorn. Yan po yung mga signs. Okay. Holy Angels, Holy Spirits, Divine Universe, mensahe po para sa collective, September 2023. The source of happiness lies within us. Ang galing. Wow. The source of happiness lies within us. Yan talaga. Lalo na sa mga maaari kayo po ay mag soul retreat, ganyan po. O kayo po ay pupunta po sa templo o kayo po ay magme-meditate, mag-a-isolate. Pupunta po sa tahimik na lugar. Yan po. Maaring ito po yon. I just want space. Gusto mo munang mapag-isa. Kasi maaring hindi ka na masaya sa buhay mo sa ngayon, sa kasalukuyan, sa relationship o sa career, hindi ka na masaya. Parang may kulang. Parang may kung ano sa loob mo na hindi mo alam kung ano yun, pero parang mabigat yung pakaramdam mo at parang may kulang at hindi ka masaya. Kaya ito, paalala yan sa'yo ng Divine Universe na the source of happiness lies within us. So, pag masaya ka, pilitin mo, sikapin mo, hanapin ulit kung ano man yung pwedeng magpasaya sa'yo. Ano yung pwede mong gawin na magpapasaya sa'yo. Doon magsisimula na maging talagang na bumalik yung sigla mo, yung saya mo. What do you choose? Love or fear? So, maaaring ang ilan po sa inyo sa kasalukuyan ay may 29 dito, angel number 11 ito or 1111. Ito ay divine universe na number. Number po ng universe. So, sign po ito mga ate, mga dude, na may bago. May bagong pag-asa o new beginning po ito. Swerte na darating po sa buhay po ninyo. Pwedeng swerte sa pera o swerte po sa pag-ibig. Pero kailangan nyo po munang mamili. Kailangan nyo malagpasan kung ano man itong, kasi nasa crossroads po kayo sa kasalukuyan at hindi ka magkakamali kung ang gagamitin mo ay puso sa pagdidesisyon. Hindi ka magkakamali kung gagamitin mo daw ay puso, hindi yung takot. Okay, so huwag kayong magpatalo sa takot, mga ate, mga dude. Everyone may sometimes feel like this all day long. Okay, so kailangan ng pahinga, tulog, idlip, pakapagpahinga, rejuvenate, pakapag-relax, o yung talagang kahit hindi ka, yung wala ka lang gagawin. Okay, sa maghapon, kung tinatamad ka, kung tambak ang kailangan mong tapusin, kailangan mong asikasin o ayusin, ay kailangan mo rin paminsan-minsan na magpahinga, yung wala kang gagawin. Yung ang nasa-channel ko dito na song, hindi ko alam yung song title, pero si Bruno Mars ang kumanta nito, yung wala siyang gustong gawin sa buong araw, wala siyang gustong gawin. Yung kumbaga, mga ate, mga dude, parang pinapaalala na ng Divine Universe ng mga anghel na mga ate, mga dude, sa sobrang busy po ninyo sa araw-araw, masyado kang abala, na halos exhausted ka na yung energy mo, drain na yung energy po ninyo, kumbaga sa cellphone ay talagang drain na. Low battery na talaga. So, may karapatan din po kayo, pinapaalala ng Divine Universe na pwede kang magpahinga, okay?
bigyan mo yung sarili mo ng panahon o ng kahit isang araw na magpahinga. Yan po. Yung wala ka lang gagawin, yung wala kang iisipin, wala muna, kahit tambak yung problema mo ay pahinga muna. Wow! Close your eyes and connect. All power is always within you. Wow! Tinan nyo to. Stay grounded. Ayan po. O mas maging konektado ka sa earth. Ayan po. O, kay Mother Gaia. Sa physical realm. At spirit realm din ito, mga ate, mga dude. Kumonekta ka sa mga ancestors mo. You know, close your eyes and connect. All power is always within you. Lagi. Hindi nawawala yung power po ninyo, yung magical powers po ninyo, yung katatagan, yung strength po ninyo. Mga ate, mga dude, hindi yan nawawala. Lagi mo lang daw alalahanin na anytime pag lobat ka na, drain na yung energy mo, ay kumonekta ka kay Mother Gaia sa nature. Kumonekta ka kay God, sa universe. Then po, stay grounded. Wow! Diba? Mga ate, mga dude, napakaganda po ng mensahe po sa inyo. At kayo po ay huwag mawawala ng pag-asa. Okay? Huwag kayo mawawala ng pag-asa, mga ate, mga dude. Napakaganda po ng mensahe sa inyo, sa collective. Whoever follows your heart meets friends on every path. Yan, pwede po, ngayon pong September ay may makikilala po kayong bago na magiging close talaga ninyo, magiging malapit talaga na kaibigan, totoong kaibigan. Yan po, basta gamitin mo yung intuition mo, yung puso mo, kahit saan ka magpunta, makakakilala ka ng bagong, makakatagpo ka ng kaibigan, yung totoong kaibigan. Napakaganda. Watch out, don't believe everything you think. Eh, mga ate, mga dude. Ngayong September, watch out, beware, mga ate, mga dude. Don't believe everything you think. Yan po. Lalo na kung ang iniisip po ninyo ay negatibo, iwasan po ninyo mag-overthink o yung kayo po ay nag-iisip ng negatibo na pakaramdam po ninyo ay kung ano pa yung iniisip mo negatibo, yung po yung nagkakatotoo. Huwag po, pigilan nyo po yon. Pipigilan nyo po yung ganyang energy. Pigilan nyo po yung pag-iisip ng negatibo at mas positibo po ang isipin po ninyo. Alright, para positibo po yung mag-manifest. For every good growth, rain is essential. Tama, ako nga naman. Kasi alam nyo po mga ate, mga dude, hindi po kayo mag-grow talaga kung wala po mga pagsubok na darating po sa buhay po ninyo. Hindi po ninyo mararanasan, hindi kayo matututo, hindi talaga kayo mag-upgrade mga ate, mga dude. 11, no? New beginning. Kailangan talagang maranasan po ninyo yung hirap, yung pakaramdam po ng yung binabagyo, yung ganyan po yung energy. Hindi po literal na kayo po ibinabagyo. Ayan po. Pero yung nararanasan po ninyo, yung sitwasyon po ninyo na parang kayo po ay binabagyo. Ayan. At hinahangin ng malakas na hindi mo na makontrol yung sitwasyon. So, ganyan po, mga ate, mga dude. Kailangan. Ayan o. For every good growth, rain is essential. Napakaganda po ng mensahe po sa inyo, mga ate, mga dude. Mas magiging matatag po kayo. I am thankful for myself and my entire being. Wow! Yan po, makakatulong po sa inyo yung pagiging mapagpasalamat, yung kayo po ay meron po kayong yung kayo po yung magkaroon ng panahon. Yan po, sa araw-araw ay maglaan po kayo ng konting oras na kayo po ay makapagmuni-muni, makipag-usap sa Diyos, kay God, sa Divine Universe, sa mga ancestors po ninyo, mag-meditate, yung tahimik lang po saglit. Ayan po, ay makakatulong po yan sa inyo na mas maging balanse po yung energy po ninyo at mapakalma, matanggal yung tensyon o yung takot. At yung pagpapasalamat po ninyo, yung
sa ilan ay yung inyo pong pagiging mapagpasalamat o yung paggawa po ninyo ng gratitude. Meron po kayong gratitude journal, yung pagsusulat po ninyo ng mga gusto po ninyong ipagpasalamat kay God. Okay, sa Divine Universe. Thank you, Spirit Team. And then, I also wish for you that your heart is always louder than your head. Yan talaga. Lalo na sa naguguluhan po, hindi nyo po alam kung paanong pagdidesisyon ang gagawin po ninyo ngayong September. Yan po yung hinihiling po sa inyo ng Divine Universe na sana ay mas pakinggan po ninyo yung puso po ninyo kaysa sa isip sa pagdidesisyon. Thank you, Spirit Team. Dance it over. Wow. Maring meron po kayong maring ang ilan po sa inyo, ito po yung inyong ginagawa, yung trabaho po ninyo o yung inyo pong yung career po ninyo o yung ginagawa po ninyo sa social media platform po ninyo, dance, yung dancing, meron po kayong talento ng pagsayaw, yan po. O maaring nung kayo po ay nag-aaral pa ay kayo po ay laging pinasasayaw sa school, ganyan po. May talento po kayo sa pagsasayaw. Pwede rin po ito na dance it over na kung ano man po yung mga suliran ninyo, mga problema po ninyo, mga pagsubok na pinagdaraanan po ninyo sa kasalukuyan, ay isayaw mo. Ayan, isayaw mo yan. Diba? May song na naririnig ko, na channel ko yung sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Pasensya na, mga atalit. Ay ba yung nag-channel kong song? Hindi ko alam kung ano yung title. So, comment nyo na lang po dyan, mga ate, mga dude. So, yung sumayaw, sumunod ka sa indak ng panahon, kasabay ng mga bagong tugtugin ngayon. Ayan. Mag-enjoy ka. Ayan po, mga ate, mga dude. Di ko kamisado yung lyrics. Pasensyaan nyo na po. Basta, yun po. Dance it over. Diba, napakaganda po ng mensahe po sa inyo. Nawa ay magtuloy-tuloy na po ang inyo pong paggaling, lalo na po sa mga meron pong problema po sa puso o ano man po yung inyo pong pinagdaraanan sa ngayon, yung stress po ninyo sa pamilya, yung nakikita po ninyo sa sitwasyon po ninyo na unti-unti na kayo po ay nawawala na ng mga kaibigan, yan po. Ngayon naman pong September, magsisimula na makakilala ka ng mga bagong kaibigan na talagang matitino, mabubuting tao, mabubuti ang puso, pure, at yung puso at ang soul, yung kaluluwa, kumbaga mabuting tao. Yan po, mga mabubuti na po ang makikilala po ninyo. So, huwag po kayong mawala na pag-asa. Isipin na lang po ninyo kung kayo po ay inuulan, yung buhay po ninyo, sitwasyon ninyo sa kasalukuyan, inuulan, ay kailangan po yan para po sa inyong growth at expansion sa buhay po ninyo, sa anumang aspeto ng buhay po ninyo. At huwag nyo rin po kalimutan na napakaswerte po ninyo sa pera, sa career o sa trabaho po ngayon pong September. Yan, ang 31 ay angel number 14 po yan, 444. Ay 4:44 sa oras ay napakagandang sign po niya na papasok na po sa bahay po ninyo, sa buhay po ninyo, sa career, sa shop po ninyo, kung kayo po ay may shop o meron po kayong tindahan, meron po kayong online business, ano man po yan, social media platform, ay papasok na po ang swerte at ang stability, kasi a 4 ay stability po, security po yan sa pera o sa career po ninyo, sa trabaho. So, napaganda at magti-triple. Okay, triple po ang matatanggap po ninyo na pera o blessing. Triple po yan. Triple payout, door to value, napakaganda at papahalagahan ng mga tao kung ano yung ginagawa mo. Yung craft mo, kung ano yung ginagawa mo, services o kung ano mang produkto ang ginagawa mo, ay papahalagahan, bibigyan ng malaking
value, ng halaga at ng respeto. Wow, napakaganda po niyan. At napakaganda rin po ng energy po ninyo, balanse. Kung wala pa, magkakaroon ng magandang balanse, tamang balanse po ngayong September. Mas kalmado yung energy po. Mas kontrolado nyo rin po yung inyo pong galit o yung kung meron man pong gaslighting o nagbubuyo po sa inyo na magalit, may mga kasamaan na ginagawa po sa inyo, ay nakikita ko dito dahil kalmado po or mas magiging kalmado ang energy po ninyo ay makokontrol po ninyo. Ang mas maganda ay hindi ka magre-react. Okay, hindi ka papatol at gagawin mo kung ano lang yung kung ano yung magpapasaya sa iyo at isasayaw mo lang yan. Dance it over. Ayan po, dance it over. Isasayaw mo lang yung problema mo at mas lalo kang makakahatak ng positive energy at mas lalong lalapit sa iyo ang swerte at mga blessing. Yan po, abundance po yan. Yan po mga ate, mga dude, abundance, prosperity, wealth, swerte po lalapit sa iyo dahil nga anumang problema o paninira sa iyo ay sinasayaw mo lang yan o kinakanta. Yan po sa mga mahilig pong kumanta o lalo na po sa mga tahimik lang. Ayan po, nagme-meditate, nagdarasal po. Napakaganda po ng energy po ninyo, mga ate, mga dude. At nandyan yung healing, kagalingan, kung ano man po yung kailangan pong gumaling. Yan po, sa inyo. O sa mga mahal po ninyo sa buhay, malapit po sa inyo. Yung pinapanalangin po ninyo na sana ay gumaling na. Yan po, napakaganda po niyan. Yes, 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 kasi triple po. Puro 3, 3, 3, 3, triple. Triple din po yung yes dito, mga ate, mga dude. Maraming maraming salamat po sa mga umabot po dito sa dulo. Tinapos po ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pagsubaybay sa mga readings po ninyo. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace.